Hello guys! Welcome back sa channel natin. So for today, ang i-discuss ko sa inyo ay ang mga examples ng mga BIR acknowledgement emails. So normally, dalawa lang po yung example na ipapakita ko sa inyo, pero halos pare-pareho po yung format except po dun sa quarterly ALPALY, so PAYE, or mas kilala po natin na CAP. Okay? So for this video, ang gagamitin nating example ay yung EBIR Form 2551Q, yung CAP. And then for reminder po, ito po yung email natin for CAP submission, that's esubmission@bir.gov.ph. So simulan na natin. Tara, samahan niyo ako. So ito yung halimbawa ng email na nare-receive natin from BIR. As you can see, dito sa upper part, nakalagay po dyan EBIR forms and then no reply at bir.gov.ph. So dito po nakalagay kung anong araw po natin siyang pinasa at anong oras, anong month. And then dito po, this confirms receipt of your submission with the following details subject to validation by BIR. So, nandyan po yung file name for this one. Yung nakashade po, yan po yung TIN number ko, no? Private lang po, so nilagyan ko ng arrow. And then dito, makikita nyo ano yung pinasa ko. So, ang pinasa ko dito ay yung 2551Q, which is yung percentage tax, no? 2018, no? And then, anong quarter? So, that's third quarter. So, nakalagay po dyan, no? So, kailan po siya na-receive ni BIR, no? Noong October 15. Anong oras po? So, 7:28 p.m. So, nakalagay din po dito, penalties may be imposed for any violation of the provision of the NIRC and issuance thereof, no? So, para po sa mga returns with payment, no? Please print this email together with the return and proceed to pay through the authorized agent, bank, collection agent, GCash, or other payment options. So, this is a system-generated email. Please do not reply. Bureau of Internal Revenue. Okay, so babalikan po natin dito, no? Pag-return po with payment, no? So, sa ngayon na medyo special yung oras natin, no, dahil nga po may pandemic, no, what you can do is you can pay online, no. One of the best for the moment that I've tried sa pagbabayad is Union Bank, no. GCash is also good, but then mas prefer ko na yung bangko, kaya ako I do with Union Bank, pero you can use GCash as well for convenience. And then I remind you na pag nakapagbayad na kayo, i-print nyo yung receipt, i-attach nyo together with this one at saka yung return all together para pag nag-tax mapping, meron po kayong document na ipapakita. So, as you can see, meron din po siyang disclaimer kasi po, ito po ay confidential, no? So, hindi siya pwedeng ipakalat-kalat, no? So, ganito po yung itsura niya, no? I-check nyo po na pag may nag-i-email sa inyo, very important na itong part na to, no, minsan makaka-receive kayo ng mga spoof at saka ng mga phishing na email, no, ito po, i-open nyo, tapos machi-check nyo lagi doon sa email kung tama yon. Minsan ganito yung makikita nyong cover, pero pag clinic nyo from the inside, no, iba yung email address na lalabas. So, be careful. So, ito po yung authorized, ito po yung tamang email ng BIR. Okay? So, ako po, for example, pag nagsasubmit po ako ng CAP, ang ginagawa ko po is, nilalagay ko po yung TIN ko, no? Bali, sa subject po is CAP. For example, pag third quarter, lalagay ko CAP, third quarter. And then, pagkatapos noon, dun po sa message area, inilalagay ko po yung TIN ko, yung registered name ko, no? Example, ito, tubig ni Juan, yung last name, yung first name, middle name, yung address, yung email. Bakit ko po ginagawa yan? For security and then for assurance na rin po na if ever, no, magkaroon ng problem, etc., etc., they can always check yung mga information na pinasa ko ay tama, no? So, magagamit ko po yan. So, para po sa akin, importante yan. Medyo usi po kasi ako because yan na po yung nakasanayan ko, no? Maano po ako sa detalye, no? Okay, pwede nyo pong gayahin yung format, otherwise, no? Pwede nyo pong gawin kung ano po yung tingin nyo okay sa inyo. So, I have 4 attachments, no? Nung nagpasa ako ng CAP. Kasi meron akong Word na sa Word, ginagawa ko kung anong month, no? Kung anong pangalan ng aking lessor, kung anong pangalan ko as lessee, tapos kung anong month, magkano yung total. Ginagawa ko rin yon kasi nga, as I've told you, medyo usi ang lola nyo. Ayoko nung
nung pabalik-balik. Tapos mas gusto ko nang mag-comply ng OA kesa mag-comply ng konti. Parang ganon. Tapos ito yung attachment na tatlo, no? Dito sa baba. Yan. No? So this one is that ng 2020. 2020 for the third quarter ng July. And then I have the August one. And then I have the September 1. So, ito yung sinecheck natin sa Alphalis validation, no? Pag nakuha nyo na siya, na-generate nyo na yung file, ito yung ina-attach po. Okay? So, I hope clear. So, pag sa CAP, ganito po siya, no? So, pinasa ko, ito yung title ko, CAP Third Quarter 2020. Tapos, sumagot po si BIR sa akin. Ang sabi niya, the BIR has received your data files. Please wait for another notifications as your files are still subject for validation. Thank you. So, dyan po, sa email na yan, ito po yung unang acknowledgement tungkol dun sa quarterly Alphalis of payee, no? Pagkatapos po niyan, ganito po yung susunod nating marireceive. So, ito po, e-submission validation report, no? So, yan, kanino galing yung email, para kanino. Tapos, yung acknowledgement receipt number, no? Kanyan po siya. So, ito, this is to confirm the receipt of the file as stated below. So, ilan po yung attachment ko? So, apat. Number ng valid na file, tatlo. Number na invalid, isa. So, naka-declare dito, we have validated your submission in compliance with existing BIR regulations. Find below the details of your submission. So, date of submission, kung kailan ko pinasa, October 15, 2020, anong oras, and then yung file name. So, number one, yung CAP third quarter ko na document, no? Yan yung sinasabi ko sa inyong form na ginawa ko na naka-detail yung tungkol sa TIN ko, tapos yung sa may-ari, tapos yung, kumbaga yung summary ng third quarter, no? Tapos, invalid siya kasi hindi yan naka-dat, no? But then, ganyan po talaga ako magpasa, eh. Ang importante is yung attachment mo, like for example, yung tatlong attachment mo that will be for the month of July, August, and September, ang dapat po dyan, oh, so ito nakalagay, no, attachment number 2 dot, and then valid, tapos meron siyang sarili ng confirmation receipt. Sa susunod, yung month ng August, ganun din, dot, tapos nakalagay valid, no, tapos meron din siyang sariling confirmation receipt. Yung number 4, ganun din, which is for the month of September, no? That, tapos valid, tapos meron siyang confirmation receipt. Tapos sa summary, meron akong validation report invalid attachment, which is yung, yun nga, yung third quarter 2020 na document ko, no? And then, so yung attachment, no, isa-isa, ayan, pinapaliwanag niya yan dyan. So, inattach ko. So, as you see, Alphalis Form 1601E, tapos taxable month ng July, no? So, ayan, no errors encountered, no? Tapos, ito yung para sa August, no error encountered. And then, para sa month ng September, walang error na encountered, no? So, yan po yung itsura niya. Pag meron pong error, lalabas po siya dito. Pero normally, pag ginawa niyo yung Alphalis validation, lalabas na po dun yung error. Ito po, another way of checking na lang, no, with the BIR. And then, ang susunod niyan, so meron pa rin kayong disclaimer, no, tapos yun nga, kung meron problema, no, you can send them an email at contact us at bir.gov.ph, tapos tawagan yung mga number na to, tapos meron pa rin siyang disclaimer. So, maraming salamat po. God bless you. Please like and subscribe. And I hope meron kayong natutunan. Pasensya na kayo at hindi po ako expert sa video. I'm just trying my best na ma-share yung knowledge na kung ano man yung meron ako. I hope I can help you. But then, hindi ko rin naman po masasagot lahat ng questions kasi medyo busy rin po ako. Pero I'm trying my best, no? Maraming salamat po. Please ingat po tayo. Stay positive and then spread love. God bless you po. Maraming salamat. Bye-bye.